Mga mamis, another merienda recipe ang i-share ko sa inyo na napakasarap at pwedeng-pwedeng pang negosyo. Kaya tara, simulan na natin! So first, kailangan natin ng sesame seeds. Ipa-toasted lang natin tong sesame seeds. Set aside muna natin. So next natin, ito na yung sesame seeds. Nagtira ako ng kaunti sa kawali. Gagamitin natin yun mamaya. Tapos ito, lagyan natin sa plastic. Bali natin para hindi matapon. After natin madurog, set aside natin to. So meron ako ditong glutinous rice flour. Kailangan natin ng tubig. Konti-konti lang yung paglagay para matansya natin. Pag ganito na yung ating glutinous rice, okay na ito mga mamis, pwede na natin itong ma-form. So set aside at kunha tayo ng paglalagyan ng i-form natin. So mga mamis, eto yung pansukat ko, 1 tablespoon. Lagi akong magsusukat para pantay-pantay. So next step natin, meron ako ditong fresh coconut milk. Lagay natin dito sa ating paglulutuan. At syempre, gagamit tayo ng Jollicow kondensada na 390 grams. Mga mamis, ganito ka-creamy ang Jollicow kondensada at ganito kalapot. Maglalagay lang muna ako ng 3/4 can ng ating Jollicow kondensada. Haluin muna natin. After nating mahalo, pwede na nating i-on yung ating induction. Pakuluin muna natin ang ating coconut milk. So while mixing, meron ako dito ang ginagamit sa halo-halo, yung halo-halo mix. Ayan. So ang kukunin ko dito yung langka, makapuno, at yung red beans. So ayan mga mamis, eto lang yung kinuha ko. Ayan, halos kulang-kulang, kalahati. So eto lang yung importante, yung langka at yung beans. Ayan, kumukulo na. Maglalagay ako ng coconut cream. Haluin ulit natin. At dahil nag-start ng mag-boil, yung ating gata, ilalagay na natin yung ginawa natin malagkit. Haluin natin para hindi dumikit sa ilalim yung ating malagkit. Mga mamis, para lang itong palitaw kapag lumutang na yung ating glutinous rice flour na na-form, luto na yan. So this time, ilalagay ko na yung aking halo-halo mix na kinuha ko kanina. Ayan o. Lagay na natin. And next, yung ating dinurog na sesame seeds. Ang sarap ng amoy. Dito sa part na to, pwede na kayo mag-adjust sa timpla. So, pwede nyong dagdagan kung kulang kayong tamis. So, depende sa inyong panlasa. So, mga mamis, done na ito. Pero, gusto ko medyo malapot-lapot yung cream natin. Kaya, lalagyan ko siya ng glutinous rice flour na tinunaw sa tubig. Ayan ang creamy, ang sarap ng itsura. Ayan o. May bago na naman kayo pang negosyo idea na pwede nyo i-try. Done na ito, pwede nang patayin ang kit. Ayan o. Sarap. Mga mamis, ang ilalagay kong piraso ay 5 pieces. Tapos dalagdagan natin ng maraming cream.
Mga mamis, repeat procedure lang. Tapos, mag-toppings tayo ng toasted sesame seeds. Mga mamis, eto na yung ating finished product. Ayan. So, sana nag-enjoy na naman kayo sa aking isinare na merienda recipe na pwedeng pang negosyo. At syempre, hindi natin papalipasin ang tiki mantay. Mga mamis, tiki mantay na. Titikman na natin yung ating kakaibang recipe. Hindi natin ang langka. Init pa to eh. Pero masarap to na mainit-init pa. Ayan. Sobrang creamy. Ayan yung cream niya. So, meron pa palang natirang tatlong pirasong malagkit sa kawali. Tapos, marami pa yung cream. So, pwede pa makapuno ng isang tub. So, bali nakagawa pala ako dito ng 10 tubs na may lamang 5 pieces. So, ayan, tikiman time. Ayan yun. Ang sarap. Mga mamis, itry nyo to. Sobrang kakaiba. Hmm? Ito namang beans. Ang sarap. Alam mo yung combination ng halo-halo mix tapos sesame seeds na dinurog tsaka yung cream. Sobrang sarap. Ang sarap niya na ilagay nyo dito sa ibabaw tapos isang subo. Ayan o. Oh. Ayan mga mamis, sana nag-enjoy kayo sa aking isinare. Thank you for watching. Enjoy!